Good morning, everybody. My name is Miss Candy. I am your new English teacher. Isang napakagandang kwento tungkol sa isang binatilyo at isang guro na umibig sa isa't isa na hindi kailanman naramdaman ng gurong iyon sa kanyang nakaraang relasyon na makahanap ng wagas na pagmamahal mula sa kanyang estudyante. Hello mga kaboso! Welcome or welcome back sa Netflix! Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Before the Dawn na ipinalabas noong 2019. I'll never hurt you. Ano? Nagsimula ang pelikula kung saan makikita si Jason na sinesermonan ng kanyang mga magulang dahil sa kanyang mababang grado dahil di umano sa masamang impluensya ng kanyang mga kaibigan. Sa sumunod na eksena ay makikita ang binatilyo sa isang lugar kasama ng kanyang kapwa mag-aaral na may binibili sa kanyang bagay na kaparehong ibinebenta din ng kanyang kuya na si Michael na kalaunan ay ikinulong sa piitan. Pagkatapos ay tumunog ang bell, isang bagong guro ang pumasok at ipinakilala ang kanyang sarili bilang kanilang English teacher. Matapos ng klase nito ay nagpakilala naman ng isang gurong lalaki na si Andrew sa kanya. Sa tahanan naman ni na Jason, nasermonan muli siya ng kanyang ina dahil gabing-gabi na itong nakauwi. Natatakot ang kanyang ina na matulad ito sa kanyang kuya Michael. Kinabukasan sa paaralan, matapos ng klase ay nanatili si Jason at kinausap ang kanyang gurong si Lila upang humingi ng tulong sa sanaysay na takdang aralin na tungkol sa kanyang personal na buhay. Kasabay ng pag-uusap ay hiniling niya sa kanyang mga mag-aaral na magbigay ng sanaysay tungkol sa kanilang personal na buhay na makakatulong sa kanya upang makilala ang bawat isa sa kanyang mga mag-aaral. Umalis ito at sa puntong hinahabol ni Lila si Jason ay nakasalubong nito si Shanen at pinayuhan siya na huwag mag-aksaya ng oras sa binatilyo dahil matigas ang ulo nito. Ngunit iginiit ni Lila na dapat niya itong tulungan dahil trabaho niya ang gawin ito at humihingi lamang ang estudyante ng tulong sa paggawa ng sanaysay. Kinabukasan, iniharap ni Jason ang kanyang sanaysay sa harap ng klase at humanga si Lila sa kanya. Pagkatapos ng klase, nanatili siya sa silid at sinabi sa kanya ng kanyang guro na nakikita niya ang talento at potential sa kanya at maaari niyang pagbutihin ang kanyang mga grado sa klase. Nang gabing iyon ay may mga hawak na papel si Lila sa kanyang mga kamay at tila may pinagdadaanan siyang diborsyo. Kinaumagahan, tumungo si Jason sa paaralan sakay na kanyang bisikleta at si Lila naman ay nakikipag-usap kay Andrew at gumawa sila ng appointment para sa gabing iyon. Sa klase, nagambala si Jason. Napansin ni Lila na may problema ang estudyante at sa pagtatapos ng kanilang klase ay kinausap niya ito. Sinabi ni Jason sa kanyang guro na dahil ito sa pressure ng kanyang mga magulang upang hindi siya matulad sa kapatid niyang si Michael. Pagkatapos ay nag-alok si Lila na bigyan ito ng karagdagang mga klase araw-araw sa loob ng 30 minuto at masaya si Jason tungkol dito. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang assignment sa kanyang guro. Nang gabing iyon, sina Lila at Andrew ay nagsasaya sa isang bar. Sa isang lugar sa kaparehong bar ay naroon si Jason na pinapanood ang mga galaw ng kanyang guro. Nang mapagod na si Lila at malasing, ay ikinuha siya ng taxi ni Andrew upang makauwi. Kahit na umaasa itong masigit pa ang mangyayari sa kanilang dalawa. Kinabukasan ng tanghali, nakita ni Lila si Jason na palihim na lumabas ng paaralan at nagkating classes ito. Pinagalitan niya ang binatilyo dahil sa hindi nito pagpasok sa kanyang klase, ngunit nangako naman si Jason na hindi na ito mauulit. Nakiusap din ito na huwag nang ipaalam sa iba dahil masesermonan na naman siya ng kanyang mga magulang. Nangako naman si Lila na hindi ito ipagsasabi dahil hindi naman ito makakatulong. Natuwa ang binatilyo kaya hinawakan ito ang kamay ng kanyang guro
na mabilis namang tinanggal ni Layla. Nanggabing umuulan, habang nakikipag-usap si Layla sa kanyang ina, ay biglang lumitaw si Jason sa kanyang pintuan na bugbog sarado. Pinutol niya ang pakikipag-usap sa kanyang ina at tinanong si Jason kung ano ang nangyari. Hindi ito sumagot, sa halip, nagalit ito at nagsimula ng umalis. Ngunit pinigilan ito ni Layla at inalok na ihahatid na lamang. Habang nasa biyahe ay sinabi ni Jason sa kanyang guro na ihinto sa isang lugar na maganda ang tanawin at tinangka nitong halikan si Layla. Tumanggi ang guro at bumalik sa kanyang kotse saka inihatid si Jason sa tahanan nito. Nang makarating na sila doon ay ipinaalala ni Layla sa binatilyo na bilang guro at mag-aaral ay hindi na dapat mauulit ang nangyari kanina. Lumabas na si Jason sa kotse na naiinis. Sa sumunod na araw ay hindi nagkikibuan ang dalawa. Isang araw, habang naglilinis ang ina ni Jason, ay napansin ito ang libro ng anak at doon niya nalaman na tumaas na ang grado ni Jason. Pinuntahan nito ang anak habang ini-stalk ni Jason ang social media account ni Layla sa kanyang cellphone at nagtanong kung paano nito napabuti ang kanyang pag-aaral. Sinagot ni Jason ang kanyang ina na dahil ito sa kanyang bagong guro. Na-curious ito ngunit kasabay nito ay masaya siya dahil nagbabago na ang kanyang anak. Makalipas ang ilang araw, sina Layla at Andrew ay lumabas muli patungo sa bar na kanilang pinuntahan dati. Madami itong katanungan kay Layla tungkol sa mga pribadong buhay nito na ayaw na mapag-usapan ng babae. Si Jason naman ay nasa parehong bar din ng gabing iyon. Nang tumungo si Layla sa toilet ay sinundan ito ng binatilyo at nang palabas na siya ay nakasalubong niya si Jason. Nagkaroon ng mainit na halikan ang dalawa. Pagbalik sa mesa nila ni Andrew, umorder pa ng alak ang lalaki ngunit nagpaalam na si Layla na kailangan niyang makausap pa ang kanyang ina saka na ito umalis. Nang oras ding iyon, ang kanyang kapwa guro na si Shannon ay nasa parehong bar kaya sa halip, siya na ang nakipag-inuman kay Andrew. Sa tahanan ni Layla, pumatok si Jason sa kanyang pintuan. Alam niyang mali ang taunlakan nito, ngunit pinapasok pa din niya ang binatilyo at silang dalawa ay nagkaroon ng maiinit na tagpo sa kama. Sa sumunod na araw sa kanilang paaralan, sinabihan ni Layla si Jason na kalimutan nila ang nangyari sa kanilang dalawa. Sumang-ayon naman ang estudyante at sinabing may ibibigay lamang ito sa kanya. Hiniling nito sa kanyang guro na ipikit ang kanyang mga mata, saka nito inilagay ang isang gintong kwintas na ikinatuwa naman ni Layla. Kinabukasan, nagtago si Jason sa sasakyan ni Layla. Masaya silang nagtungo sa isang lugar para magpiknik. Ikinuwento ni Layla ang tungkol sa kung paano siya ikinasal noon at kung paano naging bayolente ang kanyang dating asawa sa kanya. Nangako si Jason na hinding-hindi siya sasaktan at saka ito kumuha ng kanilang litrato sa kanyang cellphone. Kahit na alam niyang napakasamang ideya kung sakaling may makakita sa kanila, ngunit dahil in love si Layla ay nag-selfie pa din ang dalawa. Isang araw, habang naglilinis ng kanyang silid ang kanyang ina, ay nakita nito ang cellphone ni Jason at nakita ang mga larawan nito kasama ang isang babae. Kalaunan ay nagtungo ang ina ng binatilyo sa paaralan nito upang pasalamatan ang bagong guro ng anak. Ngunit naalala nito ang gurong iyon ang siyang nakita niya kasama ng kanyang anak sa litrato. Sinabihan nito si Layla na tigilan na ang pakikipagrelasyon sa kanyang anak at bago ito makaalis ay napansin ng head ng school ang hindi magandang usapan ng dalawa. Ngunit pinasinungalingan na lamang ito ni Layla. Nang makauwi naman si Jason sa kanilang tahanan ng gabing iyon, ay nakipag-away siya sa kanyang ina sa ginawa nito. Ipinaalam niya sa ina na mahal niya ang kanyang guro at kalimutan ng agwat ng kanilang edad. Galit na umalis si Jason at ipinagtanggol naman siya ng kanyang ama. Pagkatapos ay nagtungo si Jason doon upang makita siya, ngunit tumanggi siyang papasukin ito.
Nagaway ang dalawa at pinaalis ni Lila ang binatilyo sa kanyang bahay. Ilang sandali pa habang siya ay nakaupo sa kanyang sofa na may dalang tasa ng tsaa, isang note ang itinulak sa ibaba ng kanyang pinto na nagsasaad ng paghingi ng tawad ni Jason at nagsasabi kung gaano siya nito kamahal, kaya pinagbuksan na niya ito ng pintuan. Binigyan siya ng bulaklak ng binatilyo at nagyakapan silang dalawa. Iminungkahi ni Jason na lisanin na nila ang kanilang bayan at iniisip naman ni Lila ang mga bagay na iyon. Kinabukasan ay tumungo si Lila sa paaralan kung saan naghihintay si Jason sa kanya at tinatanong kung nakapag-isip na ba ito tungkol sa kanilang plano. Lingit sa kanilang kaalaman ay lihim silang pinapanood ni Andrew sa bintana at nakakaramdam ito ng selos at paninibugho dahil tinalo lamang siya ng isang estudyante sa puso ni Lila. Kalaunan, habang si Lila ay mag-isa lamang sa silid-aralan ng gabing iyon, ay pinagsamantalaan siya ni Andrew. Natagpuan naman siya sa hindi magandang kalagayan ni Jason at ipinaalam niya sa binatilyo ang pananamantala ni Andrew sa kanya. Kinabukasan sa paaralan ay galit pa rin si Jason sa ginawa ni Andrew kay Lila kaya nakipag-away ito sa kanya. Inaresto siya ng mga pulis at nakonsensya naman si Lila habang kinukuha nila si Jason patungo sa istasyon ng pulis. Pinyansahan ng ina ang kanyang anak sa himpilan ng pulisya habang naghihintay si Lila sa labas at nais niya itong kausapin, ngunit hindi siya pinayagan ng ina ng binatilyo. Sinabihan siya ng ina ni Jason na layuan na ang kanyang anak at bumalik kung saang lupalop siya nang galing. Hindi pa pinapayagang makapasok si Jason sa kanyang paaralan kaya lalong nakukonsensya si Lila. Tinawagan nito si Andrew upang makipagkita at nakiusap na wag nang sampahan ng kaso si Jason at kung hindi ay kakasuhan niya ito sa pananamantala nito sa kanya at inutusang mag-resign na sa paaralang iyon. Walang pagpipilian si Andrew kundi umayo na lamang sa utos ni Lila. Kalaunan ay pinayagan ng makapasok muli si Jason sa kanyang paaralan at nagdesisyon naman si Lila na lisanin ang bayan na iyon na wala si Jason na nagpaluha naman sa mga mata ng binatilyo.